Alam mo ba na kapag nagsama-sama raw ang mga bubuyog ay kaya nito makalikha ng electric charge o kuryente na kasing lakas lang nasa kulog at kidlat? Electrifying! Ang kamanghamanghang power at natuklasan ng mga researchers sa United Kingdom nang minsang biglang nagtala ang kanilang instrumento ng mataas na electric charge kahit maaliwalas ang panahon. Nalaman nilang may swarm of honeybees o kuyog ng mga bubuyog na papalapit sa mga instrumento at siya lumilikha ng malakas na boltahe ng kuryente. Maaari na makalikha ang bee swarm na hanggang 1,000 volts per meter. Mas mataas para ang charge nito kumpara sa mga ulap na may kidlat. Wala pa rin natutuklas ang dahilan kung para saan ang electric charge ng mga bubuyog, pero paniwala ng mga eksperto na gagamit ito para matukoy ang electric field sa paligid na nakakatulong naman sa paghahanap ng pagkain ng mga bubuyog. Kung nagpunta na ang isang bubuyog sa isang bulaklak, matutukoy daw ng ibang bubuyog na may nauna na roon at maaaring wala ng pagkain natira. Dapat alam mo na bagamat may electrical charge sa mga bubuyog, kakailanganin pa raw ng hanggang 50 billion bees para na makapagpailaw ng isang LED light. Yan ang dapat alam mo. Kwentong dapat? Alam mo! Pagtaas ng sahod, walang inanunsyo ngayong araw ng paggawa. Pero, kagawaran ng paggawa, ibinalitang may 10 wage hike petition na dinidinig sa ilang wage boards sa NCR, Calabarzon, at Western at Central Visayas. Power supply sa NAIA Terminal 3 na ibalik na matapos ang malawakang power outage kaninang madaling araw, pero abot sa 50 domestic flights ang nakansela dahil dito. Good news naman dahil may bawas singil muli para sa mga produktong petrolyo, pero presyo ng LPG magtataas muli. At ang karera ng mga alagang kalabaw sa bataan. Bata akong tignan pero matanda na pala akong susuriin. Yan ang estado ng isang babae na tila parang huminto ang kanyang pagtanda dahil sa isang kondisyong medikal. Bah, matindi yan ha? Ang pag-alaga sa ating mga buhok ay di rin basta-basta, kaya mahalaga na ang nakukuhang barbero ay susundin ang gusto nating gupit na malupit. Mula sa usapang wage hike hanggang sa usapang Labor Day, paspasan natin ang mga balitang dapat alam mo. Petisyon para sa dagdag sahod ng mga manggagawa, nire-review na ng wage board. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, 10 wage hike petition ang nakabinbin sa mga wage board ng NCR, Calabarzon, Western Visayas at Central Visayas. Sa ngayon, wala pang anunsyo tungkol sa aumento sa minimum wage. Karamihan daw sa mga nasabing petisyon ay humihiling ng across the board na aumento. Iba't ibang job fair naman ang isinagawa ngayong araw. Nagkaroon din ng libreng sakay para sa mga manggagawa, ang LRT2 at MRT3. Mga manggagawang Pinoy, binigyan pugay ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Labor Day. Kinilala ng Pangulo ang papel ng mga manggagawa para mapalago at mapasigla ang ekonomiya at iba pang industriya. Samantala, iniutos na rin ng Pangulo ang pagbuo sa isang presidential mandated body na tutugon sa mga reklamo o hiniing ng mga manggagawa. Ito anya ang kanyang regalo sa mga manggagawa ngayong Labor Day. Isinusulong naman ni Vice President Sara Duterte ang isang work culture na nagpapahalaga sa mas maayos na sahod, mental health, gender responsive policy at career growth ng mga manggagawa. Binigyan din naman ni Senate President Mig Zubiri ang pagkakaroon ng across the board na wage increase. Isang panukalang batas ang inihain ni Zubiri para sa 150 pesos na aumento sa sahod sa pribadong sektor sa lahat ng rehiyon. Pino na naman ang Gabriela Party List ang pagbibigay prioridad ng Pangulo sa kanyang foreign trips imbis na ang hinaing ng mga manggagawa para sa dagdag sahod. Iba't ibang labor groups nagkasanang kilos protesta ngayong Labor Day. Hinaing ng mga nagprotesta na nananatiling mababa ang sahod ng mga manggagawa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Ilang grupo ang nanawagan ng 100 pesos na minimum wage increase, pati regularization ng lahat ng mga manggagawa at ang pagpapatigil sa sistemang ENDO o end of contract.
Tuloy na bukas ang dry run ng MMDA para sa single ticketing system sa Metro Manila. Ayon kay MMDA spokesperson Melissa Karunungan, sasali sa dry run ng mga LGU ng Maynila, Quezon City, Parañaque, Muntinlupa, Caloocan, Valenzuela at San Juan City. Malaking ginhawa anya sa mga motorista ang single ticketing system dahil magiging pare-pareho mga multa, proseso at pagbabayad para sa 20 pinakakaraniwang traffic violations. Mula naman 500 hanggang 5,000 ang penalty. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. Ako mismo, I kind of felt a similar social pressure, not to get married, but after I got married, matagal kaming walang anak, no? So ibang klaseng pressure 'yon na every time you show up somewhere ganun, parang uy, tumatanda na kayo, ano, 'di ba? Sayang naman yung jeans niyo. I mean, I kind of heard similar at you know, nakaka-pressure din, no? You know, you try to joke about it and try to brush it off, pero yung pag paulit-ulit na, you kind of, yun nga, I actually did a docu about it, about the difficulty of having children, no? For some couples, it's so easy, di ba? I mean, they have 5-6 children, para maiingit. Mm-hmm. Bakit sila napakadali? Kami, sobra kaming nahirapan. And we actually, we only have one, no? You know, we're not going to have more. And even up to now, sinasabi sa amin na parang, ang tipid mo naman, no? Di ba? Ako, lagi ko sinasabi, buti nga nagkaroon ng isa, eh, di ba? But back to ano, being single, no, kasi na interview ko si Dr. Margie Holmes around Valentine's Day, no, and then we chose to talk about those who feel left out on Valentine's Day, no, kasi nabanggit mo nga na ikaw nga, you were hearing a lot of these comments around that time, no, and itong si Margie Holmes, yung relationship advice columnist, no, and she's written books about her advice about relationships, romance, sex, etc. No, she has been calling for a stop, no, na dito sa pagse-shame ng mga singles, no. Sinasabi niya dapat tigilin na itong shaming ng mga single, irespeto natin yung pagiging single as a choice, no. It's a choice, no? And kasi sa ibang kultura, maybe even there in Europe and Spain, no, you're not going to be bothered much about it. And there are many people, many women who actually probably choose to be single. I've met a lot of women actually who choose to be single, even Filipinas, no? So dito sa atin, dahil nga you're encouraging a more open and frank discussion about it and maybe trying to change attitudes, may napapansin ka ba na pagbabago sa social attitudes tungkol dito, tungkol sa mga ibang bagay na dapat a matter of choice, you know, how many children you should have or whether you should have children or whether you should get married? There are certain expectations of us, no, traditionally, pero dahil we're modern people now, diba, we're hoping na magbago. Na ibalik na ang supply ng kuryente sa NAIA Terminal 3 kasunod ng power outage kaninang madaling araw. Dahil sa pangyayari, aabot sa 50 flights ang naantala kanina. Ayon sa Meralco, abnormal na lakas ng kuryente o fault current sa electrical system ng Terminal 3 at nasirang elbow connector ang nakikita nilang sanhi ng brownout. Pero wala pa silang pahayag kaugnay sa naulit na brownout sa Terminal 3 mag-aalas 4 ng hapon. Si Transportation Secretary Jaime Bautista naman, kinausap na raw ang National Intelligence Coordinating Agency para imbestigahan ang insidente. Nasa Amerika ngayon si Pangulong Bongbong Marcos para sa nakatakdang pulong kay US President Joe Biden. Ilan sa posibleng talakay ng dalawang lider ang usapin sa pagpapalago ng ekonomiya at mga kasunduang pangseguridad, kabilang din sa isusulong ng Pangulo ang mga kasunduan at pamumuhunan sa mahalagang sektor ng ating ekonomiya gaya ng agrikultura, enerhiya, infrastruktura at teknolohiya. Nais din daw ng Pangulo na linawin ang ilang detalye ng kasunduang seguridad, partikular ang Mutual Defense Treaty, sa gitnaya ng namumuong tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Pagkatapos ng kanyang pulong sa Oval Office, dadalo naman siya sa pagtitipon ng Filipino community roon.
Dapat alam mo, may mahigit 4 milyong Pilipino at Filipino-American sa Amerika. Kahapon, may mga militanteng grupo na sa Amerika na naghanda ng protesta sa state visit ng Pangulo para kondinahin ang pananatili ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Kalabaw lang daw ang tumatanda, pero ibahin nyo mga kalabaw sa Samalbataan na kayang-kaya pang makipagkarera. Ang Takbo Kalabaw 2023 na sabay sa pista ng Samalbataan, sa mismong bukid ang racetrack. Hila-hila ang kanilang mga hinete, nagpabilisan ng takbo patungong finish line ng mga kalabaw. Bago ang karera, nag-warm up ang 30 kalahok na kalabaw. May nakaantabay namang medic para masigurong ligtas ang event. OMG! Oh my ganap na! Umani ng libu-libong likes sa Instagram ang recent video ni Michael Daez at Megan Young. Sa IG Rila, kasama ng kapuso couple ang mga kapatid ni Megan together with their partners. Kuha po yan sa gilid ng kalsada at this oras ng gabi. Sa caption ni Michael, "It's been nice to see family before we disappear into the abyss of work." Ang tinutukoy niya ay pagsisimula ng taping ng bago nilang kinabibilangang series na Royal Blood. Ito pa ang mga dapat alam mo. Higit 100 bankero nagpabilisan sa pagsagwan. Ito pinanood ko to kagabi. Two-night concert ng South Korean boy group na NCT Dream. Dinagsa. At mga produktong petrolyo, magbabawas presyo. Alamin ang mga yan. Dito lang kayo kung saan damang-dama ang init. Dapat alam mo!
ang price adjustment sa produktong petrolyo at LPG at ang inaasahang balikbayad sa ilang customer ng Maynila. Paspasan muna natin ang iba pang balitang dapat alam mo. Presyo ng produktong petrolyo magro-rollback bukas. 1 peso and 50 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 30 centavos naman sa diesel habang 1 peso and 40 centavos sa kerosene. Presyo naman ng LPG nagtaas ngayong unang araw ng Mayo. 85 centavos ang dagdag sa kada kilo ng LPG ng Petron. 48 centavos naman sa kada litro ng kanilang auto LPG. Epekto ro ito ng pagtaas ng contract price ng LPG sa international market. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya. Ilang customer ng Maynila makakatanggap ng rebate o balikbayad ngayong buwan. Mahigit 10 milyong piso ang balikbayad para sa mga nawala ng supply dahil sa huminang produksyon tubig sa Putatan Water Treatment Plants. Pero para lang yan sa mga lifeline customer ay yung mga kumukonsumo ng mas mababa sa 10 cubic meters kada buwan. Nasa mahigit 167,000 na customer yan mula sa Pasay, Makati, Paranaque, Muntinlupa, Las Piñas at Cavite area. Mga bankero naman ang nagtagisa ng bilis sa pagsanhan, Laguna. 12 grupo ng tig-10 miyembro ang kasali sa karera ng bahagi ng Bankero Festival. Team effort ang mabilis na pagsagwan para makarating sa finish line. Nasa 40,000 pesos ang premyo. Pero sa sobrang init, isang bankero ang nahilo at nahirapang huminga habang binibigyan naman ng first aid. Nagkaroon din ang karera sa paglangoy. Ibinida rin sa fluvial parade ang makukulay na bangka. Umarangkada rin ngayong araw ang ilang enthusiasts ng retro-looking scooter para sa isang unity ride. Nagsimula sila sa MOA Globe at dumaan ng NLEX. Nais daw nilang ipakilala sa buong bansa ang ganyang uri ng sasakyan. Ang classy at European style na paandar na yan. Bagamat small size, kaya daw libutin ang buong Pilipinas. Hindi rin basta-basta ang presyuhan yan. Mula 150,000 hanggang 3 million pesos. Hindi no? Si Bernadette Reyes kasama dyan, Karina. Sumakay siya. Samantala, usapang K-pop na! Dinagsa ang two-night concert ng South Korean boy group na NCT Dream itong weekend. Kasama ko nito manood kuya kay Mother Suha. Dumagundong ang MOA Arena sa hiyawan ng Pinoy fans! Pinerform ng grupo ang ilan sa ilang hit songs nilang Glitch Mode, Countdown at Stronger. Kasabay naman sa energy ng fans sa pagsigaw, ang energy ng grupo sa pagsayaw. Promise po ng grupo ha, kompleto na sila sa susunod na pagbisita sa bansa. Hindi kasi nakasama si Chon Le dahil sa kanyang health condition. Samantala, kinilala naman bilang best-selling Korean album of the time ang FML ng K-pop group na 17. Sa first week pa lang, na-release ng mini album ng grupo, umabot na po sa mahigit 4.5 million copies ang kanilang naibenta. Nabasag na nilang record ng BTS noong 2020 na may mahigit 3.3 million copies. Ito pang mga dapat alam mo, ang pasilip sa worldwide trending na bagong single ng SB19. 7 hinihinalang miyembro ng NPA patay sa enkwentro. At ang tagisa ng pagkamalikhain sa paggawa ng sandcastle sa Boracay. Susunod na yan dito lang kung saan damang-damang init. Dapat alam mo! Thank you.
Eto, Kuya Kim, Pat, di ba? Maraming napapa-heart at wow reacts kapag nag-share ka ng embodied transformation. Ano yung madalas mong nababasang comments, Kuya Kim? Well, marami natutuwa kasi hindi nila akalain na 56 years old na ako eh. Mm-hmm. At akala nila pagka 56 ka, kinakailangan mag-slow down ka sa pag-weights mo at pag-exercise mo. Okay. Hindi nila alam na kinakailangan ngayon ka mag-exercise. Habang tumatanda ka, mas kailangan mo mag-strength training. Mm-hmm. Parang... investment sa iyong pagtandapan lalo. Mm. So maraming nagugulat dahil sa edad ko. Mm. Alright, isa na ako sa nagla-like. Pero syempre, hindi rin mag iiwasan. May basher din ba, Kuya Kim? Eh, palagi naman ako may basher. Oh. Lahat ng gawin mo, may basher ka talaga. Okay. Maraming taong galit talaga sa social media. Oh, ganun talaga. Parang hindi mo talaga mapiplease lahat, di ba? Totoo naman yan. Pero Susan and Pat, gaya ng sinabi ko, hindi lang overnight job kung gustong maging healthier and lifestyle. Maraming dapat pagdaanan kung gusto magkaroon ng version 2.0. Wow! Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Lahat tayo may kanya-kanyang body goals. Ang iba para i-flex ang kanilang katawan. Ang iba naman ay para sa healthier life, katulad ko. Pero marami akong pinagdaanan bago ko ma-achieve ang aking version 2.0. Kain dito, kain doon. Yan ang lifestyle ko noon. One to sawa sa mga pagkain na gusto kong matikman. Ika nga, living the best time of my life but too much. Dahil dito, literal na lumobo ang aking katawan. Pagdating ng mga 1993, 1994, nakalimutan ko na yung fitness kasi pumasok ako sa politika, tumaba naman ako. Naging dad bod naman ako. Yung taba ko noon, mga 190 hanggang 200 pounds. Pero puro taba naman. Wala yung muscle, malaki yung tiyan. That was my unhealthiest part of my life. Kasabay nito ay ang paglabas ng mga sakit. Pagdating ng mga 2010, nagka-stroke ako. Yung stroke ko talagang awakened me and talagang sabi ko, I really have to be fit. Matapos ang ilang buwan ng gamutan, himala para sa akin na ako'y gumaling. Sabi ko kay Lord, Lord, pagka ako'y gumaling, I'll be the fittest Kim that I can be. Agad kong sinimula ng aking off-plan balik-lusog lifestyle. Pumasok naman ako into endurance sports. Got into running, tumakbo ako ng mga marathon, sumali ako sa mga maiksing mga triathlon, eventually nag-full Ironman na ako, and then yung mga Ironman 70.3 dito sa Cebu at Davao, lahat yan, silipot ko. Sinimula lang ko mag-triathlon. Ang triathlon ay isang multidisciplinary endurance sport na binubuo ng swimming, biking, at running. Malaking utang na loob ko dyan sa sport na yan. Now that I'm older, kasi it's been 13 years since I've been doing triathlon, medyo nag-shift naman ako ng fitness goal ko ngayon to building muscle. Nagpalaki ulit ako ng katawan at nagpababa ako ng fat, mainly because kinakailangan mag-invest sa old age ko. Napakaganda ang fitness journey ni Kuya Kim. As we all know, Kuya Kim is very fit, no? Pero he also struggles. Sa umpisa, he was very fat. Nag-improve lahat ang physique, fitness niya. We're looking at longevity, pang mahaba. Mahirap man, tuloy lang para sa aking healthier version. Importante rin sa workout ay ang disiplina. Kung importante yung mga movement na pinapagawa sa akin ng mga coach, importante rin yung rest. Kumbaga, pag sinabing 1 minute rest in between sets, kinakailangan 1 minute talaga dahil para makabigat ka. Kung hindi magsasuffer yung form, pagka iniksyan masyado yung rest, tapos wala ka naman strength. So sinabi ni coach, 1 minute rest. So pwede tayo ng 1 minute, and then we move on to the next. Pero ang pinaka-importante sa aking fitness regimen, ang disiplina sa pagsunod ng tamang pagkain. Kung merong pinaka-number one na kalaban ng tao sa aking pananaw, ito ang sugar. I'm not saying cut out all sugar, pero pag sugar yan, pag matamis yan, dapat kaunti lang kinakain natin. Pag yan naman ay fibrous o quality protein, masustansya, aba, damihan natin. Pero hindi lang katawan ang natutulungan ng workout, pati na rin ang mental health. Katulad ng anak kong bunso na si Eman. Nakita ni Eman yung connection ng mental health and depression sa fitness. The more fit you are, the more you're able to fight mental instabilities. Si Eman discovered that being fit helps her not only physically but also mentally. Ang payo ko sa mga gusto maging fit, you start at your own level first. Huwag mong tignan yung mga malalakas sa gym, mga malalakas bumuhat, darating ka rin dyan. You start with form, dapat tama ang forma mo. Get a good coach, importante yan, kung if you can afford. Sabi nila, ang ating katawan, refleksyon din ng ating katauhan. Kaya mahalaga ang disiplina sa exercise at pagkain. Para bumuti ang lagay ng ating kalusugan at humaba pa ang ating buhay. Pinakamago, pinakamahalaga,
ang pinakamalaking mga balita sa loob at labas man ng bansa. Atid ng News Authority ng Filipino mula sa telebisyon, online at radyo. GMA Integrated News Bulletin. Swerte. Hindi na puruhan. Hindi siya na puruhan. Some of them have permanent damages, like yung mga wings nila, may damage yung kanilang paa, may damage, hindi sila makatayo. This is a serpent eagle. And nakita nyo, nasa sahig siya, no? At parang laylay itong kaliwang pakpak niya. Parang nabaril po ata yan. Look at the leg of this serpent eagle. Lumiko siya. Ito lang sa... parang ano, no? Necrotic na. Dumaan na ano, na siguro bala yan, tapos parang na-scrape yung laman niya. Alas 6 na ng gabi, heto ng mga inaabang balita at kwentong dapat. Alam mo! Itong miyembro ng New People's Army patay sa engkwentro sa militar at pulis sa Northern Samar. Mga palaboy na kabataan na hulikam sa ilang insidente ng pagnanakaw sa isang barangay sa Quezon City. Sasakyang binabagtas ang isang highway sa Florida sa Amerika, naiangat at nabaligtad ng malakas na buhawi. At ang mga chill na higanting panda sa isang zoo sa China. May isang matanda na pala na tila nakakulong pa sa anyo ng isang bata. Yan ang medical condition ng isang babae. At kung bakit ito nangyari, alamin po natin maya-maya. Kung gupit na malupit ang gusto mo, mahalagang iyong barberong makukuha ay di lamang susundin ang nais mo. Buhok mo ay aalagaan pa ng gusto. Ang engkwentro ng mga amanoy NPA at sundalo sa Samar at ang pagkasawi ng lalaking nagpuputol lang ng kawayan. Heto pa mga paspasang balitang dapat, alam mo. 7 hinihinalang miyembro ng New People's Army patay sa engkwentro sa Bobon, Northern Samar. Kasunod yan ang Joint Focused Operation ng AFP at PNP matapos silang makatanggap umano ng impormasyon na may mga armadong lalaki na gumagala sa lugar. Na-recover din sa engkwentro ang ilang matataas na kalibre ng baril. Patuloy ang pagsuyod ng otoridad sa ilang lugar sa Northern Samar na pinaniniwala ang pinagkukutaan ng mga rebeldeng grupo. Lalaki na masyal sa isang beach resort sa Viracat, Tanduanes, nalunod. Batay sa investigasyon, tinangay ng malakas na alon ng biktima habang naliligo kasama ang kanyang kaibigan. Sinubukan daw ng kaibigan na sagipin ng biktima pero hindi na nila kinaya ang mga alon. Kinaumagahan, bangkay nang natagpuan ang biktima. Ayon sa mga otoridad, posibleng napadpad ang magkaibigan sa danger zone sa Bahura kung saan delikado ang alon. Lalaki sa Castilla, Sorsogon, patay matapos sumabit sa live wire ang pinuputol niyang kawayan. Batay sa investigasyon, inabot ng dulong bahagi ng kawayan ang linya ng kuryente. Dahil bagong putol at sariwa ang pinutol na kawayan, naging daluyan umano ito ng kuryente at dumiretso sa biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Kasunod ng aberya sa kuryente sa NAIA, nais ng Department of Transportation na magkaroon ng full electrical audit sa paliparan. Ang buong detalye inalam ni Ralph Obina ng Super Radio DCWB. Ralph? Kinakailangang maikasa sa lalo madaling panahon ang full electrical audit sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ang kay Transportation Secretary Jaime Bautista, layan itong malaman kung saang mga linya ang may problema at maisailalim ito sa rehabilitasyon o modernisasyon. Sinabi ni Bautista, kalimitang aabutin ng 60 hanggang 90 araw ang full electrical audit.
Sa ngayon ay pinag-aaralan na umano ng technical team ng Meralco at MIAA ang hakbang na ito. Pinayag naman ng MIAA na walang maapektuhang mga biyahe sa oras na magsagawa ng full electrical audit. Batay sa datos, nasa mahigit 9,000 pasahero ang naapektuhan dahil sa power outage sa NAIA Terminal 3 na nagsimula pasado alauna na madaling araw at naibalik pasado alas 8 naman ng umaga. Para sa GMA Integrated News, ako si Ralph Obina ng Super Radio DC Dacobi. Yan ang mga balitang dapat alam mo. Maraming salamat, Ralph Obina ng Super Radio DC Dacobi. At narito naman ang ulat panahon na dapat alam mo. Makikita po natin sa weather map, may mga kaulapang magdadala po ng pag-ulan. Ang sanhi po niya na isang low pressure area na nandito po sa boundary line ng Philippine Area of Responsibility. Isang low pressure area binabantayan ngayon ng pag-asa. Huling nakita po sa layong 975 kilometers east of Mindanao. Apektado ng low pressure area at intertropical convergence zone ang Palawan at Mindanao. Easterlies pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Asahan pa natin ang mainit at malinsakang panahon pero posible pa rin ang localized thunderstorms. Bagamat may namataang LPA, maaari pa rin umakyat sa 42 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila bukas pagkainit po niyan. 41 degrees Celsius sa Tuguegarao City at San Jose Occidental Mindoro. Ngayon ngang unang araw ng bagong buwan, ito rin itong panibagong pagkakataon para harapin ang mga hamon ng buhay. At ngayong araw, ginugunita rin natin ang mga manggagawang Pinoy. Mabuhay po kayo! Nakapahinga kaya sila ngayong holiday? Yan ang kwentong kalye ni JM and Sinas. JM! Susan, ngayong ginugunita natin ang Labor Day, may ilan na mas pinili no, na magbakasyon at magpahinga. Meron naman na pinili na top 10 yung kanilang mga sinumpaang tungkulin. Karamihan sa mga manggagawang ito, araw-araw umiikot ang buhay sa kalye. 8 taon ng traffic enforcer sa Mandaluyong City si Jobert. Araw-araw, pagsubok para sa katulad niya ang magmando ng trapiko. Mas mahirap pang araw ang sitwasyon ngayon dahil kasabay ng init ng panahon ay ang init ng ulo ng ilang mga motorista. Umulan umaraw eh, nasa kalsada kami. Eh, pero kaya naman. Kasi po kailangan eh, kailangan po namin dumuti kasi ito po yung sinumpa namin na duty first before anything. Si Ronald naman, 5 taon na ang motorcycle rider. Ngayong araw, mas pinili nitong bumiyahe at magtrabaho. Bukod sa pagiging motorcycle rider, sumasideline din siya sa isang pet delivery service kung saan siya ay nagdi-deliver ng mga alagang hayop sa mga probinsya. Panawag po maghanap buwan sir kasi wala akong makakain ng pamilya. Mm-hmm. Saka wala naman pong gagawin sa bahay. Ilan lamang si Jobert at Ronald sa mga manggagawang Pilipino ng patuloy na nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Kaya naman ngayong araw ng mga manggagawa, ating binibigyang pugay ang kanilang sakripisyo sa bayan at kanilang pamilya. Sana maintindihan nila yung trabaho namin bilang enforcer kasi po yung iba nagagalit talaga sa amin. Para lang may maitulong din sa pamilya, mapakain, kailangan po bumiyahe kahit na mahirap, mainit ang panahon. Bawat Pilipino, karapatang magkaroon ng maayos na hanap buhay. At ngayong Labor Day, isang job fair ang inilunsad ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa. Umabot sa halos 6,000 job seekers ang maaga pa lang, matyagang naghintay at pumila. Aabot naman sa halos 40 ang licensed recruitment agencies ang pwede nilang pag-applyan kung saan bawat trabahong pwedeng pasukan ay may registered job order na. Ang ibig sabihin nito, kapag ikaw ay tinanggap ng isang licensed recruitment agency sa ganitong tulad ng paghahanda, no, merong available na employer, may available na position, at sigurado yung position na yon ay pwedeng fill upan. Samantala, nagsimula na mag-uwian mula sa kani-kanilang bakasyon ng mga biyaherong galing probinsya. Dito sa Araneta City Bus Port sa Cubao, Quezon City, inaasahan na mas maraming biyahero ang mag-uuwian ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Para sa mas maayos na biyahe, siguraduhin maglaan ng sapat na oras papunta sa terminal para hindi mahuli sa scheduled trip. At i-double check at ingatan ang mga dalang bagahe. Live mula dito sa Araneta City Bus Port Terminal, ako si JM Encinas at yan ang kwentong kalyeng dapat alam mo. Susan? Maraming salamat, JM Encinas.
Ngayon, tag-init, ba, Kuya Kim? Mm-hmm. Masarap mag-chillax sa beach. Hindi lang pagkalunod ang dapat bantayan. Dapat ding mag-ingat sa banta ng jellyfish sting. Mm-hmm. Sa Lingayen Beach sa Pangasinan, may mga naitalang inatake ng dikya. Pansamantalang pinagbawal ang pagligo sa mga lugar na mayroong jellyfish. Nakaantabay naman ang medical team ng Provincial Health Office para magbigay ng paunang lunas sa mga biktima ng jellyfish sting. Paalala ng Department of Health, sakaling madikitan ng dikya, hugasan ito ng sabon at tubig. Mm-hmm. Huwag daw gagamit ng suka o ihi at kaagad na magpatingin sa doktor. Ay, ganun pala yung Kuya Kim. Aba, sa akin kasi, no, sa ganang akin, mga suki, yung ihi talagang bawal kasi pwede may infeksyon. Mm-hmm. Pero ang suka, eh, kasi nasubukan ko eh. Okay. Nakakatanggal ng sting. Mm-hmm. Kung kunyari, 10 ang level ng sting, nagiging 6 o 5. Mm-hmm. Pero yung ihi talagang masama yun. At sa ganang akin din, mga suki at maring susan, ang jellyfish ngayon eh, parami ng parami. Kasi seasonal yan eh. Mm-hmm. Pero dahil sa global warming, abay talagang pahaba ng pahaba ang season ng jellyfish. Mm-hmm. At sa ganang akin din, ang pinaka-deading jellyfish sa buong mundo, na kung tawagin ay box jellyfish, marami rito sa Pilipinas. Nako, yun na abay, sa Batangas lamang, napakarami niyan. Mm-hmm. Ngayon ang nangyari kay Ann Curtis, muntik nang mamatay. Nabisita ko sa ospital at nalapnos yung kanyang tiyan. Dahil nadikitan ng galamay ng box jellyfish. Nakamamatay talaga. Mm-hmm. Mga suki, etong sa akin ha. Pag kayo pupunta sa mga beach, alamin nyo kung may jellyfish dyan. Alamin nyo kung may mga dikya. Kasi minsan mahirap yung maging kampante tayo eh, di ba? Ako talagang ganun ang ginagawa ko eh. Pag dumating ako sa isang beach, kasi takot na takot ako ma-sting, di ba? Inaalam ko, mayroon mo ba kayong digya? Kasi kung may digya kayo, di ba hindi ako makapaligo? Tama yan. Di ba? Kaysa ako yung magbaka sakali. At saka, importante din na meron kayong alam kahit pa paano sa first aid. Kasi mahirap ding aasa na baka doon, eh, paano kung wala silang pang first aid? Medyo may kaalaman kayo sa pag first aid kapag na-sting ng dikya. Kaya... At ang mga lokal dun sa lugar, alam nila kung jellyfish season o hindi. Alam nila kung marami o hindi marami. Abay, kung talagang marami, huwag ka na munang maligo. Mag-sunbathing ka na muna. Tama. Diba? Kaya pa, basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento. May say kami dyan, mga suki. Maraming salamat, mga suki. Ito naman, isang bagong kanta at album ang regalo ng Pinoy pop group na SB19 sa 18s. Ngayong buwan, i-release ang carrier single na Pagtatag album. At next month naman, ang extended play nito. Hindi lang po sina Pablo, Stel, Ken, Justin at Josh ang tampok sa trailer video, kundi pati ang film theater actor na si Pepe Herrera. Nag-trending worldwide ang hashtag SB19 Pagtatag na nagpapakita ng pag-usbong ng isang halaman hanggang sa maging puno. Bukod sa trailer, inanunsyo rin ng grupo ang schedule ng nalalapit nilang world tour na magsisimula sa susunod na buwan. Samantala, naging extra special ang pagdiriwang ng Bangus Festival 2023 sa Dagupan City. Nakisaya kasi ang ilang kapuso celebrities kabilang ang cast members ng Voltes 5 Legacy na sina Matt Lozano, Radson Flores, Martin Del Rosario at Lizelle Lopez. Naroon din sina TikTok Clock hosts Pocwang, Rabia Mateo, our very own Kuya Kim Atienza, kasama na sina Jason Gainza at Faith De Silva. Isa sa mga pinagmamalaki ng isla ng Boracay ang kanilang puti at pinong-pinong buhangin. Kaya naman para sa mga malikhain, ang buhangin ito rin ang mismong sangkap ng kanilang mga obra para sa Sandcastle Competition. Bahagi yan ng Love Boracay 2023. Nagtagisan sa galing at pagkamalikhain ng 10 grupo ng mga residente. Ang kani-kanilang pambato, kanya-kanyang versyon ng castle. Ang premyo para sa mananalo tumataginting na 15,000 pesos. Enjoy naman ang mga turistang nakiisa sa event. Alam mo, Susan, na marami sa atin, nung bata tayo, may gusto tumanda na agad. Diba nung bata ako, sabi ko, sana tumanda na ako. Nung tumanda naman ako, sana bumata ako. Ngayon naman, Kuya Kim, ang mga nagkakaedad, gustong bumata, di ba? Talagang gusto parang young at heart. Ano ikaw, Susan, alam mo, may 40 ka na ba? Ay, wala pa. Wala pa, malayo na yun. 40 years in service, malapit na. Actually, 40 years in service ka na nga. Pero may nakilala tayo sa unang tingin, akalaing dalawa o tatlong gulang pa lang. Pero ang totoo, 15 anyos na po siya. Ang kanyang pag-edad tila nahinto. Ano kayang kondisyon ang nararanasan niya? Yan ang kwentong inalam ni Sandra Aguinaldo. Maiksi ang mga binti at braso. Magiliw din sa paglalaro. Pero ang nakikita niyo ngayon, hindi tatlong taong gulang na bata. Dahil si Shaira, 15 anyos na.
paano ito nangyari? Sa San Remedyo, Cebu, nakatira ang pamilya nila Shaira. Pangalawa siya sa apat na magkakapatid. Ang 55 taong gulang na si Rufa ang tumatayong ama at ina sa kanyang mga anak. Mayroong magpabunod, tataniman lang kamaisan, anaman, ganyan. May mga damo man dyan sa kamaisan. Kung mayroong magpaano, magpabunod, pero minsan lang, isang linggo, isang araw lang sa 200, isang araw, apat ang akong anak niya nag-aaral, pang baon at saka ano, pang kulang nila. Kulang na kulang, sir. Mahirap na, sir. Ay, hirap na hirap, sir. Kung pagmamasdan, talagang mapagkakabalang bata si Shaira. Halos 3 feet lang ang taas. At para ring permanenteng nakatawa. Nanghiga lang, sir. Parang dito siya normal nga pagkabata. Hawak ay hawak lang, sir. Hindi siya makatayo ng isa. Tawag lang kami tawag sa pangalan niya. Shaira, Shaira. Tagal-tagal na rinig mo, sir. Hindi natin maintindihan, sir, ang anong salita niya. Parang huminto ang pagtanda ni Shaira. Sa apat na magkakapatid, siya lang ang tanging may ganitong kondisyon. Kwento ni Rufa, wala naman daw siyang naramdamang kakaiba o ginawang bawal noong pinagbubuntis niya si Shaira. Pero dahil sa hirap ng buhay, madalang siyang makapagpa-check up noon sa health center. Akala ko, sir, patay, sir, patay. Hindi ko siya umiiyak, sir. Kahit hindi umiiyak, akala ko lang, wala na. Akala raw ni Nanay Rufa, magiging maayos din ang kondisyon ng anak pagtagal. Ang sa isip ko nga, habang matumatagal, sir ba, makarinig siya at lumalaki. Sabi ko sa sarili ko, sir nga, ang hindi ko kaya na, sir. Ang pag-alaga sa kanya, sir nga, matagal, sir. Hirap lang ito, sir. Hirap na hirap. Pero wala kong magawa kay anak man, sir. Mula ng ipanganak, hindi pa natitingnan ng espesyalista si Shaira. Kaya dinala natin siya sa isang pediatrician. Paglakad pa lang ni Shaira, talagang developmentally delayed talaga. Number 2 is short stature. Number 3 is mental retardation. Usually caused by a genetic problem. This came from birth. And the sad thing is she was not diagnosed earlier. We cannot be sure ano talaga reason bakit ganito nangyari kang Shaira. Unless we can prove what genetic illness talaga ang nasa kanya. The first step that we could do is genetic testing or genetic counseling and consultation from a geneticist. We need first to reassure the mother that if this is a genetic problem, this is not just her fault. It comes from the genes and it's not related to the poor quality of life, problems arising while Shaira is growing up. So, wala kasalanan talaga si mother ito. Para makatulong sa pang-araw-araw na pamilya nila Shaira, nagpaabot din ng tulong ang kanilang lokal na pamahalaan. Maliliit na hakbang lang ang nagagawa ngayon ni Shaira. Hirap man siya sa ilang gawain. Ang patuloy na pag-akay ng kanyang pamilya ang nagbibigkis sa kanilang lahat. Ako si Sandra Aguinaldo at yan ang kwentong Dapat Alam Mo. Hindi talaga biro ang init ng panahon, kaya kung may kakaibang nararamdaman, hindi dapat yan ipagwalang bahala. Baka kasi sanyalis yan ng usong sakit tuwing tag-init, ang heat stroke. Para dapat alam mo ang mga gagawin para iwas heat stroke, makakasama natin ang cardiologist na si Dr. Glenn Sayat. Magandang gabi, Dr. Glenn. Magandang gabi po. Mm-hmm, Doc, bakit nga ba nahi-heat stroke ang isang tao? Gaano kainit ba ang temperatura na kaya ng katawan ng isang tao, Doc? Apo, ang heat stroke po ay nangyayari kapag ang core temperature ng isang tao ay sumasobra o tumataas ng grabe. Mm-hmm. No? So, maaring ito ay umabot sa 40 degrees Celsius, no? Mm-hmm. Sobra pa sa lagnat. No? Oh. So, pag ganito, pwedeng magkameron ng isang tao ng multiple organ failure. So, ito po ay isang medical emergency. Mm-hmm. Eh, Doc, ano ba yung senyales kapag mahi-heat stroke na tayo? May mga palatandaan ba tayo? Apo. So, ang una po, ang isang tao ay magkakameron muna ng heat exhaustion, no? Mm-hmm. So merong cramps, merong pagkahilo, pagsusuka, mm-hmm. pagsakit ng ulo. Mm-hmm. So after nun, susunod na rito po yung heat stroke. No? So pwedeng mawalan siya ng malay, matumba,
mag-seizure. Isa raw sa senyales din ng heat stroke, Doc, ay yung low blood pressure. Hindi lang pala high blood yung delikado, Doc. Pero ngayon, Doc, iba't ibang device na yung gamit sa pagkuha ng blood pressure. Alin ba rito ang pinaka-accurate pagdating sa pagkuha ng ating blood pressure, Doc? Opo. So sa ngayon po, merong mga most common po, no, meron tayong automated na BP apparatus, then meron din yung manual na BP apparatus. Okay. So sa dalawa po, pinaka-accurate pa rin po yung manual. No? Provided yung manual po na yung healthcare po na kumukuha ng BP nyo ay well-trained. Yes po, marunong. Then yung automated naman po, ito po yung ginamit sa mga most common clinical trials. Ito naman po, pwede din siya, pero dapat na-validate po siya or gumamit kayo ng branded na talagang maaasahan. And then, na-validate niya rin po sa clinic ng inyong doktor na ano siya, parehas no, doon sa manual. Eh, Doc, ito, kapag hindi pala naagapan ng heat stroke, posible rin maapektuhan yung utak, puso at kidney. Ano ba yung tips na kapag nakaranas tayo o nakakita tayo ng taong nahi-heat stroke, ano yung pwede natin gawin? Opo, so pag may isang taong natumba sa harapan natin, so parang gawin natin yung basic life support, no? So, una muna, no, call for help. Okay. No? Tumawag tayo ng ambulansya, tumawag tayo sa 911, no? And then, pag nagawa na natin yon, bigay na natin yung first aid sa pasyente. So ang una natin pwedeng gawin, no? So pababain natin yung temperatura ng pasyente, no? So kung kaya niyang uminom ng tubig, no, bigyan natin. Pero kung hindi naman, no, so gumamit tayo ng ice bath, no, or basang tuwalya, no, para bumaba yung temperature ng pasyente. So ilagay natin sa kilikili, sa singit, sa may init na parte ng katawan. Lagi magpayong pag napakatindi ng init. Yan yung mga dapat nating tatandaan sa panahon ito na napakainit ng panahon para makaiwas tayo sa heat stroke. Ayan. So maraming salamat po sa maiinit na impormasyon na yan, Doc. Talaga namang siksik at sana'y matutunan ng ating mga tagapanood yung itinuro mo sa amin ngayon. Kaya po, mga mapausaping kalusugan, issue ng pantahanan, trending o viral na topic, at kahit kwentong pambata at pangkalalakihan, hindi ko palalampasin yan. Kay Susan tayo! Kay Susan tayo talaga. Samantala, ngayong summer season, mga kapuso, kanya-kanyang pagupitan para na rin iwas init. Pero paano kung mga nai-imagine na gupit, ha, na malupit? Eh, sapit pala? Yan ang kwentong barberong inalam ni Oscar Oida. Sa init na dala ng summer, karamihan sa atin gustong magpagupit. Pero paano kung bet mong hairstyle na malupit, hindi mo na-achieve? Sa Navota City, sinubukan ng 17 taong gulang na si Vincent ang bagong hairstyle. Dahil daw yan sa kantsaw ng mga kaibigan niya. Bagay daw kasi sa kanya ang gupit na mulit, kung saan maikli ang buhok sa harap, tuktok at gilid. Pero mahaba ang likurang bahagi. Hindi ko nga po alam. Sabi po ng kasama ko po, gupitan niya po daw, tapos biyari niya po daw ako. Hindi ko po akalain na ganun pala yung gugupit sa akin. Para makatipid, barkada niya raw mismo ang gumupit sa kanya. Ako si Marta, ang nagupit kay Dada, buhay pa naman ako. Bali, nagpa-practice po ako nung time na yun. Bumili ako nung mga gamit pang gupit. Tapos, tinari ko kay Dada yung gupit na gusto niya. Kaso, ano, sabla yung ano, eh, kinalabasan eh. Habang ginugupitan daw si Vincent, umaasa siya na ang gupit na mulet magiging malupit. Matapos ang kalahating oras na gupitan, ang kanyang inaasahang gupit na mulet, Daligod. Tila hindi na raw mauulit. Akala ko po yung normal lang po, yung parang barbers lang po. Yung gantong gupit po, natatawa po kasi yung nabigla po lang po kasi okay. Ano po, mukhang kabayo po. Binidyo lang po nila ako, ayun po guys ha, ayun po ang tinatawag ng mulet na hindi na mauulit. Matapos ang mahigit isang buwan, naisalba kaya ni Vincent ang kanyang gupit. Sa Caloocan City naman, nagulat ang mami na si Katrina sa gupit ng kanyang 16 na taong gulang na anak na si JL. Ganun nga oh, pagkatapos parang in-end na lang nila.
na. Dapat manicurista pinasok nun eh. Nashock ako kasi si kuya or yung panganay ko, hindi talaga siya yung tipo ng bata na ma-complain. And usually, hindi siya mahilig masyadong manalamin. Pero during that day na na-notice ko that there's something wrong, babad na babad siya sa mirror and sabi ko parang may mali. Kita ko na yung hair niya, patsi-patsi talaga. It's very uneven, butas-butas yung pagkakagupit na talagang manunotice mo na inexperience yung nag-haircut sa kanya. Agad hinanap ni Mami Katrina ang barbershop na pinagupitan ng kanyang anak. Sabi ng mga kasamahan niyang barbero, medyo baguhan na matigas ang ulo. Yun ang adjective na ginamit nila dun sa barbero. Ayon sa barbero ng mismong shop, trainee raw ang gumupit sa anak ni Mami Katrina. Pero kapag hindi naman daw nagustuhan ang gupit, huwag daw mahiyang sabihin sa barbero. Pag hindi pa gusto nang gusto mo ang gupit nila, pwede naman magpa-repair sa kasamahan kasi hindi naman nila kami dito na hindi marunong. May mga kasamahan kami na marunong rin. Mula sa gupit na uka-uka, heto na ang gupit ni JL. Okay na okay. Ay, napaka-importante ng maayos na gupit sa isang tao kasi dyan nang gagaling yung confidence. Nandito yan sa head, sa face, sa hair, di ba? I'm very happy naman kasi yung co-workers nung barber na yon nag-offer naman na sila na yung aayos nung haircut ni kuya without additional fee. Samantala, ang gupit na mulet ni Vincent, pinahaba niya ng malaopa. Hindi na po ako mauulit sa paggugupit dahil po mukha po akong kabayo. Nalapit na po ako sa tunay na barbero. Ang mensahe niya naman sa kanyang naging barbero noon, huwag na po siya ulit magugupit po. Kapag sinabing kwentong barbero, duda tayo kung ito'y totoo. Pero ito ang sigurado. Responsibilidad ng barbero ang maayos na gupit mo. Kaya bago tayo sumubok ng anumang gupit na patok, siguraduhin may alam ang gugupit sa iyo para iwas sakit sa ulo. Ako si Oscar Oida at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.